Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon ng nagpapatawad ng lubos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay ang iyong kinilulugdan ay amin namang mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kurinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag,
ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Magsitayo na po ang lahat. Sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad namang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una na inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, ngayong sinasabi ko sa inyo, ang mapopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang nagsasabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maaalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong mga kapatid, huwag mo munang ihandog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka muna sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may nagsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka na habang may panahon bago ka pa niya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa atin pong
Mabuting balita, napakinggan po natin si Jesus, tinuturuan niya po ang kanyang mga alagad tungkol po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At isa po sa pinakamagandang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pigilan natin ang ating galit. Kaya po, sa ating pong pasimula ng pagninilay, nagagalit ba kayo? Marami bang nagagalit dito? Nagagalit ba tayo? Bakit? Eh kasi po, Father, kaya po nagagalit ako, may ginawa silang mali. Pero kapag ikaw ba'y nagalit at nagpadala ka sa galit at sinaktan mo yung nakagawa sa inang mali, nasolve ba yung problema? Hindi ba't gumagawa ka lang ng mas malaking problema dahil dumadami ang iyong kaaway? Kaya di ba ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Kapag ikaw ay galit, huwag ka nang magmumura. Hindi ba nakalagay ito? Kung ang sino mang magsasabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay saan mapupunta? Sa apoy ng impyerno. Kaya po mga kapatid, kapag po tayo nagagalit, huwag na po natin isasanguso. Ang dami po kasing mga tao kapag nagagalit, kung ano-ano pa sinasabi. Nagsasabi ng mga masakit na salita na ani mo'y pwede mo namang unawain, pwede mo namang tanggapin, pwede namang tumahimik ka na lang muna at mag-isip bago ka magalit para wala kang maging problema at dumami ang iyong kaaway. Alam niyo po, ako po, aminado po ako bilang pare at kahit hindi pa naman po ako pare, ako po talaga'y magagalitin. Talagang kapag hindi mo makikilala, hindi mo ako makikilala, eh ma-o-off ka. Pero ako po pagka nagalit, hanggang dun lang, tapos na. Hindi ko po ito tinatanim sa aking puso. Pero naobserbahan ko po, totoo nga, kapag ikaw ay nagalit at nagpadala ka sa galit, hindi naman na sosolve ang problema eh. Lalo lang lumalala. At yung iba, kapag nagagalit, nakapagmumura pa, nakapagsasabi pa ng hindi maganda. Mga kapatid, kapag daw po tayo nagagalit, huwag tayong magpadala sa galit. Sapagkat uulitin ko po, mga kapatid, ang napagnilay natin noon pa, noong unang-una pa, ang galit, nakakapangit, hindi pa tungong langit. Ulitin nga po natin lahat. Ang galit, nakakapangit, hindi patungong langit. Ulitin po natin lahat. Ang galit, nakakapangit, hindi patungong langit. Kaya tignan mo yung katabi mo, mayroon ka bang katabing pangit? Ang isang taong pangit, lalong nagagalit. At kasi dahil siya nagagalit, pumapangit siya. Kaya po mga kapatid, kung ayaw natin maging pangit sa mata ng ibang tao, at wag hindi tayo maging pangit sa mata ng Diyos, huwag tayong magalit. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon magkaroon ng pangunawa, magkaroon po ng pag-ibig. Alam niyo po kung ano po tinuturo po sa atin ng mabuting balita natin sa araw na ito? Kababaang loob. Dahil ang isang taong mababang loob, ang isang taong hindi mapagmataas, hindi nagmamapuri, ito po'y taong marunong umunawa at isang taong may pananampalataya. Sapagkat alam ng taong ito, hindi ang kanyang sarili ang kanyang binibigay, hindi ang kanyang kagalingan, walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, hindi ba natin magawa ang kababaang loob matapos ang misang ito o kahit pag-uwi natin sa ating tahanan? Pero pwede natin itong matutunan sa pang-araw-araw nating buhay, sapagkat ang kababaang loob ng tao ay lalong nagbibigay ng kadakilaan sa Diyos. Panghuling bahagi po mga kapatid, para po lalo pong bigyang diin natin ang galit. Ang taong nagagalit, ito'y dahil merong nanakit. Pag ba merong nanakit, papalitan mo rin ba ng sakit? Hindi. Ang igaganti mo, kabutihan. Kaya hindi ba, ano ang hinihingi ng isang taong mababang loob? Marunong humingi ng patawad. Kailan ka huling nag-sorry? Kailan ka humingi ng tawad? Alam niyo po, ang nagpapatawad ay marunong umunawa.
At ang isang nagpapatawad ay hindi duwag. Bagkus ang isang taong nagpapatawad ay marunong magmahal sapagkat siya'y tunay na matapang. Mga kapatid, ito po ang hangad sa atin ng Diyos. Magkaroon tayo ng tapang na humingi ng tawad. Kailan ka huling humingi ng tawad? Kailan ka huling umunawa? Kung ito'y hindi mo nagagawa, ito'y dapat ay simulan mo na. Baka kailangan mo ng umunawa para may ibigay mo ang kapatawaran sa iyong kapwa. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa ang galit na nakakapangit hindi mamutawi sa ating puso, bagkus kababaang loob at kapatawaran upang lalong magningning ang Kristo nating Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakakaranas ng kanyang pagkapatawad. Sa bawat panalangin ating tutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan nawa ay maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, nawa ay hindi magparatang at maghimagsik at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, nawa ay matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo nawa ay hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa, nakapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw nawa ay mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng aming puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ando ng bahay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ito paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taong nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw na iyong pinahihintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if the sadness stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. Your
kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your word, show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, feel your grace inside. Grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Speak your truth. Let me be the bearer of your love. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula nang nobina misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista mamaya hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobina ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali sa pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry and organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan.
at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumapawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y bininyagan na ikaw ay kailang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.